programang may pakialam sa diskusyong pangkabataan at sa mga trending issues ng ating bayan. At dahil sa umiinit na din ang panahon, kitang-kita naman, nagpapawis ako today. At dahil summer is just around the corner, schoolmates, mas painitin pa natin ang diskusyon ngayon na inyong mapapanood at mapapakinggan. Dahil ngayong araw, ang inyong schoolmates barkada ay nandito muli sa Pamantasan ng Lungsod ng Marikina! I love it! Thank you so much, guys! Alright! Kaya naman, sa level ng energy nila today, abangan ninyo din ang isa pang mainit na debate ngayong araw dito lang sa Schoolmates! Nang inapabahan ng Kamara ang House Bill 8961. Ito daw ay making the ROTC mandatory in senior high school. Layon daw ng batas na ito na ma-instill sa mga mag-aaral kagaya natin ang pagmamahal sa bayan, pagiging mabuting mamamayan at respeto sa karapatang pantao. Isa nga sa pangunahing isinusulong ngayon ng pag-revive daw nito at gawing mandatory sa senior high school both private and public schools under House Bill 4500 or ROTC Act of 2022. Sa pamamagitan daw nito ay magkakaroon ng kahandaan ang mga kabataan kagaya natin pagdating sa national defense and civil military operations. Pero may ilan na umaalma nga daw dito dahil dagdag pasanin daw ito sa ating mga estudyante at marahil ay umulit nga lang daw ang mga karahasan na dulot ng ROTC at mas kailangan daw na pagtuunan ng pansin ang mga recovery ng basic education na dulot ng pandemya. Kaya naman schoolmates, mas palalalimin pa natin ang usaping ito kung dapat ba or hindi na gawing mandatory ang ROTC sa senior high school. At yan ang pag-uusapan natin kasama ang mga schoolmates natin dito sa Pamantasan ng Lungsod ng Marikina. Guys, thank you for your energy. Kaya naman ngayon, kikilalanin na natin ang unang grupo na naniniwalang dapat gawing mandatory ang ROTC sa senior high school. Sila ay sina Garris, Jay, and Giselle. We are in favor of the Reserves Officers Training Corps or the mandatory ROTC. Bakit? Kasi ito ay napapanahon at kinakailangan ng ating bayan. Unang-una sa lahat sa pagresponde at pagiging ready ng ating mga kabataan sa anumang kalamidad or disaster na kakaharapin ng ating bayan. For example na lamang is ayang 1968 Ruby Tower earthquake na kumuha o nagdulot ng 300 at pagkamatay nila. Ang mga unang responde dito ay ang ROTC cadets bago pa man ang mga sundalo at ang extraction units. Pangalawa, sa anumang uri ng krisis at imminent threat na kaharapin ng ating bayan katulad na lamang ng West Philippine Sea issue, Chinese supremacy at the sea, communist insurgency, and terrorism, handa ang ating Armed Forces of the Philippines upang ipagtanggol ang ating bayan. Pangatlo at ang pinaka-importante sa lahat, ay ang pagdevelop at pagkakaroon ng disiplina ng ating mga kabataan. At kayo naman, ating makikilala ang ikalawang grupo na naniniwalang hindi dapat gawing mandatory ang ROTC sa senior high school. Makakasama natin sina Lara, Angelo, and Alexa. Let us first know the history of mandatory ROTC here in the Philippines. After it was made optional in year 2002, there has been so many cases of violence against students, which eventually led to their death. This included the hazing, sexual assault, verbal attack, and many other forms of physical, emotional, and psychological abuses. So ladies and gentlemen, here's why we shouldn't agree on the implementation of mandatory ROTC for senior high school students. So first and foremost, the implementation of mandatory ROTC promotes fake nationalism.
the government cannot dictate students express their nationalism to the country. So instead of pushing through the ROTC, the government instead should strengthen the structure of Philippine history, national language, and humanities and culture for educational program. Second, the implementation of mandatory ROTC held students back from going to school due to additional fees. So parents are burdened to pay additional bills such as food, land transportations, and uniforms, additional tuitions, and many other contributions to related to the implementation of mandatory ROTC program. Alright, napakinggan na natin ang pambungad ng magkabilang panig. Pero schoolmates, hindi lang sila ang may pakialam sa ating topic ngayon. Dahil nabanggit ko nga kanina, kasali rin ang mga schoolmates natin dito sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. So guys, kayo din, yung mga nasa audience natin ngayon, kaya listening skills is a must. Kasi may pagkakataon din kayo magbigay ng inyong sariling opinion or pwede rin kayong magtanong sa ating mga debaters. Kaya naman, abangan nyo lamang yan, maya-maya lamang. Maaari rin po makisali sa ating diskusyon ang mga schoolmates, netizens natin. I-like, i-follow, at i-share ang aming content sa Facebook, social media pages, TikTok, and of course, Instagram at schoolmates. At magpadala lamang po kayo ng inyong mga komento. Umpisa pa lamang yan ang ating talakayan. Marami pa tayong aabangan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Welcome back! Ayan, nagbabalik ang Schoolmates. Kanina nga ay napakinggan natin ang opening statement ng mga team leaders sa usapin kung dapat ba or hindi na gawing mandatory ang ROTC sa senior high school. At syempre kasama din natin ang ating mga schoolmates na pwedeng makibahagi sa ating diskusyon ngayong araw. Kaya naman please follow our social media pages at makibahagi sa ating debate ngayong araw. At ngayon naman atin naman papakinggan ang iba pang miyembro ng magkabilang panig. Let's begin with Giselle. Ang programang ROTC ng pamahalaan ay malaking tulong o malaki ang maitutulong para sa ating mga mag-aaral upang mahasa ang kanilang kasanayan patungkol sa paglilingkod sa ating bayan. At kung sakasakali man na maipatupad ang mandatory ROTC sa ating mga senior high school student, malaking bagay ito lalo na sa mga mag-aaral na nagnanais na kumuha ng kursong criminology o nagnanais na pumunta sa isang military school. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng background at magkakaroon sila ng prior knowledge patungkol sa kung ano nga ba ang kanilang tatahaking landas patungo sa college. At hindi lamang ito, ang ROTC ay nagsusulong din ng disiplina sa sarili at na kung saan hindi lamang training physically ang pinagbabasihan, kundi pagiging aware din sa ating society, lalo na when it comes to discipline. Alright, maraming salamat kay Giselle. Ano namang masasabi mo tungkol dito, Angelo? I think I do firmly believe na ang side namin na against ROTC is hindi lang opinion, kundi factual. Pinaniniwalaan ko at pinaniniwalaan ng aking mga grupo na ang ROTC is may repeat itself once again. Meron nga tayong kilalang quote na history may repeat itself. Ang ROTC dati ay hindi naging maganda sa mga membro ng mga kabataan. At paano kayo pa kaya magiging maganda ang ROTC ngayon kung hindi magiging good implementation ang ibibigay ng gobyerno sa ROTC members at sa mga ROTC cadet? Ngayon, naniniwala din kami na sa academic performance ng mga bata, makaka-apekto ang ROTC dahil sa dami ng ginagawa ng mga kapwa ko humanista ay hindi na magiging sakto pa ang oras na ibibigay sa atin para sa ROTC. Alright, maraming salamat, Angelo. That was a bit of a personal touch as well. Jayan, anong masasabi mo dito? Ang mandatory ROTC ay isang hakbangin upang pataasin ang kakayahan ng mga batang Filipino. So usapin sa disiplina, pamumuno, depensa, pagprotekta sa sarili, physical o health fitness hanggang sa paghahanda at paghawak ng kani-kanilang responsibilidad. Masisigurado rin nito
ang kaligtasan ng mga taong na makikilahok at makikiisa because it offers camaraderie and independence. Sa patuloy na pagsasaayos ng sistema ng kurikulum, marapat lamang na pagtuunan ng pansin ang mga programang nag-aangat ng antas ng national defense, self-discovery, community service at marami pang iba. Sa makatuwid, ito ay makatutulong hindi lamang sa pagpapaunlad ng ating sarili, kundi para na rin sa pagpapaunlad ng ating bansa. Hindi kami tutol sa ROTC. Maaaring hindi makasasama basta't kontrahin ng pagmamalabis at pang-aabuso. Hindi ito problema basta't maayos na maisi-sistema. Alright, maraming salamat, J-Ann. Last but not the least, mula naman sa kabilang panig, ano masasabi mo dito, Lara? Mula sa pinresenta ng Department of National Defense of February 8, 2023, sinabi doon na maglalaan ang Department of National Defense ng 61.2 billion pesos. Ang budget na ito ay makakapagpatayo na ng 24,480 classrooms sa ating bansa. And ito ay magiging isang malaking tulong lalo pa na ang senior high school ay pinatanggal na sa mga universities. Unti-unti nang nawawala ang senior high school sa universities. At ang DepEd na rin mismo ang nagsabi na tayo ay nasa education crisis. 91,000 classrooms ang kulang nung school year 2022 to 2023. And isa pa, paano may sasagawa ng maayos ang layunin ng mandatory ROTC kung sa unang pagpapatupad pa lamang nito ay nagtatak na ito ng masamang ideya sa isip ng mga Pilipino. Alright, maraming salamat sa unang set ng mga punto na sinabi ng ating mga debaters. Mainit na ang naging diskusyon ng ating mga debaters sa kanilang paniwalang mga statements. And for sure, may masasabi rin ang ating mga netizens tungkol sa ating topic ngayon na mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Kaya naman, schoolmates, i-follow at i-like ang aming social media pages at schoolmates kung may mga comments kayo, suggestions sa aming mga topics at sabihin nyo sa amin ang inyong opinion. Bukod dyan, mamaya meron tayong pipiliin na best speaker mula sa ating mga debaters na pagdidesisyonan ng ating mga schoolmates at schoolmates staff. Schoolmates, patuloy lamang kayong tumutok para sa mga susunod na punto ng ating diskusyon sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Schoolmates! Naging mainit nga ang naging sagutan kanina at talagang nakita natin na sila ay may kani-kanilang mga opinion. At ngayon naman ay mas paiinitan pa natin ang diskusyon dahil may mga inihanda tayong katanungan sa kanila. At ang bawat grupo or miyembro ay maaaring magbatuhan ng kanilang sagot. Sagot lang ha! And it's giving Bartagulan time. Paalala lamang sa ating mga manonood na ang ating programa ay hindi nagdidikta kung ano ang tama or mali. Ang gusto lamang natin ay palawakin ang isipan ng ating mga kabataan tungkol sa mga issue na hindi natin madalas pinag-uusapan. Kaya naman, umpisa na natin ang unang katanungan. Sa tingin niyo ba that having ROTC in SHS or senior high schools will really instill nationalism in our students? I think we do firmly believe na it promotes nationality, but it doesn't need to be mandatory enough. There's other alternatives para magpakita ng nasyonalismo sa bansang to. Hindi lang ROTC at hindi kailangan na maging mandatory ang ROTC at ipilit sa mga tao or sa mga bata para maging nasyonalismo ang pagpapakita ng ROTC sa mga batang to. Instead, we could promote nationalism in any other way possible. Nationalism sa simple rules pa rin. Kasi nga, di ba, humanista kami. I think simple rules will be enough to promote and show nationalismic or nationalism in our country. ROTC is the best option to promote nationalism and discipline nationwide. Ang mandatory ROTC ay ang pinaka-the best na solusyon upang i-implement ito. At kung may sinasabi pa silang alternative solution, can you give some alternative solution to ROTC na same at mas at kasing effective din ng ROTC when it comes to implementing these disciplines and nationalism? So, if alternatives lang naman yung usapan natin, why not strengthen the structure of NSTP? Paano nyo nga mai-strengthen yon kung hindi naman mandatory?
di ba? Ang mga... Kung hindi nga ba mandatory, how else will you actually instill patriotism? O nga, napaisip din kayo doon, no? Sa tingin nyo, paano kaya? Kahit naman hindi mandatory yung NSTP, meron pa rin naman, meron at meron pa rin mag-volunteer para gumawa nun. And also, alternative, kung hindi man strengthening ng NSTP, meron naman tayong mga subjects na nasa curriculum natin na nagpo-promote ng nationalism sa mga estudyante. Also, if nationalism lang din naman yung usapan, matatawag pa natin ng nationalism yon if mandatory kasi meaning sa pilitan siya. May mga other students na ayaw gumanap sa ROTC, so magiging nationalism pa yon pag pinilit mo yung mga students sa ROTC na ayaw naman nilang gawin. Again, sa ROTC, hindi lamang kasi yung training ang tinitingnan natin dito. Ang tinitingnan natin sa ROTC is yung discipline na natututunan ng mga estudyante pagdating dito sa programang ito. Binibigyan nating halaga at binibigyan nating importansya kung ano ba yung madidevelop nila o yung thinking na papasok sa kanila na kapag narinig nila ng ROTC ay masasabi nilang disiplinado lahat ng mga tao. At siyempre, magsisimula yun sa ating mga kabataan. I think, do you see the discipline kung mandatory ang isang bagay? Gagawin ba ng mga taong to o gagawin ba ng mga bata kung naiisip lang nila sa kanilang utak ay kailangan ko tong gawin? Kailangan ko lang itong gawin. Pilit ako dito. That's why it's mandatory enough. Napapakita ba ang disiplina ng isang tao kung ang ginagawa ng isang taong yon ay hindi niya gusto at hindi niya kailan magugustuhan? Kung totoo ngang disiplinado ang isang bata, bakit may mga kabataan pa rin na nasasangkot sa kaguluhan sa loob at labas ng paaralan? Kung disiplina lang din naman ang pag-uusapan, dapat hindi natin nililimita sa mga gawaing pang-nasyonalismo o pang-makabansa yung mga dapat na ginagawa ng bata. I think we are forgetting na sinasabi nyo na ang disiplina ay dapat pinapakita sa ROTC. But the history behind it doesn't reveal itself at all. Ang ROTC dati ay hindi nagpakita ng kahit katiting na disiplina sa mga tao. Nag-promote pa ito ng hazing na mas lalo pang nakasakit. Nakasakit, nakahirap, at it land up to nakapatay ng mga tao dahil sa mandatory ROTC na pinipilit ng gobyerno. From July 3, 1922 to January 23, 2002, ang mga record lang na naipakita nila ay isang hazing. Ano sinasabi nila ang masasamang epekto na idinulot ng hazing? Can you give some examples? So, bukod sa hazing. So yung sinasabi mo, gaya ng sinabi ko kanina, yung naging epekto ng ROTC nung pinatupad ito nung 2002 after naging optional to, ito yung sexual assault, verbal attack, tapos yung physical, emotional, and psychological abuses. Also, bakit kailangan nating skip yung hazing? Kasi, you're saying that, ano pa yung mga iba? Ba't hindi natin pagtuunan kung ano naging epekto ng hazing? Bakit hindi natin pag-epektuhan yung may mga namatay na tao, may mga nahirapan na bata, may mga nahirapan na estudyante dahil sa hazing na yan? Let's not be misunderstood. Ang mga nangyaring hazing ay karamihan na nangyari. Ito ay sa Philippine Military Academy at na-project lamang sa ROTC or ang Civil Armed Training. At ang mga nangyaring kaso dito ay pinoject lamang. So, how sure are you na hindi na ulit mangyayari yung nangyari nung nakaraang ROTC sa pag-implementa ulit nito ngayon? History should never repeat itself. Kaya nga, napaka-modernized na ito, diba? At alright. O, sige. Medyo puputulin muna natin. Dadagdagan lang natin actually yung tanong kanina. So, pinag-uusapan natin yung bad effects and good effects of ROTC, no? May nabanggit daw under ROTC that it could help mga kabataan kagaya natin na rumesponde sa mga disasters and other humanitarian cases. So sa tingin nyo ba, ano ang dapat laman ng mandatory ROTC to actually help in that cause? Do you think it should be something similar to training of med? Ano ba dapat ang tingin nyong laman ng ROTC to prevent
those negative effects na sinasabi nyo at makatulong sa positive effects na sinasabi nyo under mandatory ROTC. Di ba nga po, nakapokus ang ROTC sa discipline and sa training. Pero hindi lamang kasi yun ang pinaka-focus or pinaka-main goal ng ROTC. Isa din sa mga layunin ng ROTC is ma-engage kaming mga estudyante sa mga gawain sa labas. At isa na dito ang pagtulong when it comes to may mga disaster. So, for example, merong mga disaster. Ang karaniwan na tumutulong dito is sa mga kapulisan natin and yung mga military or yung armed forces. Pero nakikita ba natin na yung mga estudyante tumutulong dito? Medyo hindi natin gano'n nakikita yun sa panahon ngayon. And that's why, sinusulong natin ang mandatory ROTC ngayon para mas ma-engage yung mga estudyante sa mga ganoong gawain. In that way, magiging open yung mga mata nila, magiging open yung isipan nila na hindi lang sila basta bilang dito sa lipunan na to, kundi dapat katulong natin sila at katuwang sa pag-unlad. Yung sinasabi natin na ang estudyante daw ay hindi tumutulong sa mga sawana, I think we're just stating an opinion. Kasi merong mga nababalita at merong napapakita sa mga publiko na bawat estudyante ay nagpapakita ng kanilang disiplina, nagpapakita ng kanilang kagilas-gilas na mga strength sa pagtulong tuwing sawana. Meron mga na-report sa GMA lalo na, ito ay nagpapakita ng mga estudyante, mga senior high school students at mga college students na nagpapakita ng pagtulong sa kanilang mga kapwa, lalo na sawana, pagtulong sa mga matatanda tuwing may baha, pagtulong sa paglilipat ng mga gamit tuwing baha. At ito lang ang nagpapakita at hindi dapat natin ini-ignore ang bawat sinasabi or ang bawat naririnig natin. Kung dapat tinitignan din natin at pinagmamasdan din natin kung ano nga ba talaga ang totoong nangyayari sa ganap ng Pilipinas. Sa mandatory ROTC, hindi lang naman pagiging makabansa ang itinuturo, kundi ang pagiging makatao nating mga Pilipino. Dapat na naglalaman ng ROTC ng mga kanyang-kanyang gawain na pwedeng makatulong sa kung paano re-responde sa kasakuna, sa kalamidad, o sa kung ano pang mga bagay na pwedeng makatulong sa paraan natin bilang isang tao. Sinasabi nyo rin na may mga senior high school students na tumutulong sa when it comes to disasters and calamities. Ang tanong, sapat ba sila? Sapat ba? Ganun ba sila karami? Para masabi natin na tumutulong talaga ang ating mga kabataan when it comes to disaster and calamities. Okay, so that's another question that you guys can answer. No? How effective ba ang ROTC in producing well-contributing students sa society? Pero mag-isip tayo ng what if question naman ngayon. If naipasa yung mandatory ROTC sa inyong mga senior high school, tingin nyo ba mawawala yung mga sumusunod? For example, corruption, violence, crime. Dahil ang pinaglalaban natin, disiplina, nationalismo, di ba? So, how can we actually make sure that with the implementation or kung naipasa ito, ay walang ganitong insidente? Bigyan nyo kami ng concrete example. Wright brothers who invented the plane was hindi sila successful at maraming times. But in 1904, they successfully made a flying aircraft. Meaning, hindi sa umpisa natin dapat basihan kung effective ang isang bagay. Dapat mo natin itong pag-aralan ulit at i-modernize at i-solidify. Kagaya ng ipinapa-implement nating ROTC ngayon na at para sa mga solusyon na may iwasan ng hazing at corruption na sinasabi nyo. Well, meron tayong anti-hazing law na it should be strictly implemented when it comes to ROTC training facilities. Are you saying na despite implementing the mandatory ROTC ay hindi pa rin natin maiiwasan at hindi pa rin natin maiiwasan ng hazing, bullying, and instead ay mas mapapalabas pa ito dahil ang mga bawat bata ay nagpapakita ay bawat bata ay umaattend sa ROTC. Let's not be misunderstood. Ang sabi ko, strict implementation of anti-hazing law. And the aim of the government is to eliminate and eradicate hazing and corruptions and such things. Pero the fact na ang pinopromote nito ay self-defense ay nagpapakita rin ito ng abuse sa power ng ROTC. Tandaan nyo, hindi lahat ng tao ay makatao at hindi lahat ng tao kaya magpakatao. Sa tingin nyo ba, hindi maa-abuse ng bawat ng mga certain na tao ang ROTC?
Di ba meron tayo, simula bata tayo, ang disiplina na kukuha na natin sa bahay. And through ROTC, mas ma-enhance natin ito. At kung bilang isang mag-aaral, dapat alam mo kung ano yung tama at mali. At kung isa kang responsableng mag-aaral, hindi ka gagawa ng kahit anong mali na ikakapahamak mo. Especially, makiisa sa mga gumagawa ng hazing o gumagawa ng bullying. Hindi mo gagawin yon. Hindi lang kasi dapat yung programa ang tinitignan natin dito. Dapat tayo din mismong mga estudyante magte-take initiative para mas maging mas effective ang ROTC. Alright, sige. Putulin muna natin. Actually, ang ganda ng discussion na to kasi hindi siya puro sumasagot lang tayo. Nagbabato din tayo ng tanong para tayo rin magtanong sa mga sarili natin kung dapat nga ba or hindi na gawing mandatory ang ROTC. Kaya naman, tuloy-tuloy lamang ang mainitang diskusyon. Kaya huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang School Mates! Schoolmates, kanina mainit ang diskusyon ng ating mga debaters. Kaya naman ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating live audience na magtanong sa ating debaters. Okay, debaters, kamay sa baba. Game quiz pala. Pero sige, sino nga ba ang magtatanong today? And she's giving, ayan. Is your mama proud that you are here today? Of course. Yes. What is your name and where are you from? My name is Allison Shinkus from 107 Giliw. Yes! Wala ba nag-cheer dyan? Grabe kayo, guys. Okay, Allison, what is your question? Here's my question specifically for government side. How can you convince the family that have been victimized by hazing back when the ROTC was implemented to join once again to mandatory ROTC? Oh, kakaiba ang question. Ready ba ang ating government position? Unang-una sa lahat, ang mga kaso ng hazing, yes, there are few na nangyari na hazing noon sa dating implementation ng ROTC. But yung mga cases na sinasabi nilang hazing is that was projected from the Philippine Military Academy to the Civil Armed Training Force or the ROTC. Pre-reject lamang yon upang para dito mapunta na titignan kung may hazing talaga. And let's not be misunderstood. Kung titignan natin, napakaraming kaso ng hazing sa Philippine Military Academy. Nabuwag ba ito? Tapos bakit natin bubuwagin ang ROTC kung ang mismong problema ay hindi nasa institusyon, kundi sa mga nagpapatupad dito? At yun ang aming ini-aim ngayon, ang pagpapatupad dito ng mas better. At isa pa, kung babalansehin natin ito, titignan natin ang mga good and bad effects ng ROTC. Tignan natin ito, it is 99-1 problem. Ang problem na yon is ang hazing, which the government is eliminating and eradicating for the new implementation of ROTC. Sige. Para masagot din siya ng opposition, no? May follow-up question lang yung ating audience kasi Gina G nga sila sa topic na to ngayon. Yes, Allison, what is your follow-up? Ang pag-iimplementa ng ROTC, sure ba kayo na pag inimplementa ito ay maiiwasan natin ang mga cases ng hazing? Hindi maiiwasan, may eradicate natin ito. By simply, strictly implementing the Republic Act 8049 or also known as Anti-Hazing Law of 2018. Okay. Alright. Sige, Allison, ang tanong, nasagot ba ang tanong mo? Half-half. Okay. Baka naman yung second half sa opposition natin masagot, no? But, talikot ako ng talikot, but yung next natin na magtatanong, dahil nga sabi ko may follow-up, ang follow-up question ay manggagaling sa ating second audience. Who are you? Where are you from? And is your mama proud? Yes, she's very proud. What is your name? My name's Katie and I'm from 104 Marahuyo. Saan yung mga nag-cheer dyan? Sa kabilang banda pala. Alright. Ano yung iyong katanungan? My question is specifically for the government. For the government side, do you think that mandatory ROTC is the only way to promote nationalism, especially to us youth? I understand that it is the best way, but is this the only way to promote nationalism?
Actually, nagkaroon na tayo ng another alternative solution for ROTC nung nabuwag ito noong 2001, which is the National Service Training Program of 2002. Pero simply, dahil nga voluntary ito, hindi ito naging effective as ROTC because nga voluntary ito at hindi naging mandatory. For us po, it is not the only way po kasi ROTC can result to harm po eh. It can result to hazing, sexual assault, and like yung mga abuses po verbally, physically, and emotionally. So, yung naisip po naming alternative way dito is why not yung government strengthen niya yung structure po nung education curriculum such as palawakin po yung or dapat palawakin yung study sa history ng Philippines, yung i-promote natin yung sarili nating language kasi napapanahon po ngayon yung pag-speak mo ng English parang pag nagtagalog ka ganto lang yung alam mo. So and pag nag-English ka super matalino ka na. And nagiging discrimination po yung paggamit po natin ng sarili nating language. And aside from that po, need din po natin kung nationalism lang din naman yung usapan, need natin aralin yung mga cultures natin kasi napapanahon na mas alam pa natin yung cultures ng ibang bansa such as yung Korean kaysa sa sarili nating bansa. Siguro mamaya din natin marinig yung iba pang punto ng mga debaters, no? Especially in your closing statement. Pero syempre, ngayon naman, marami tayong natutunan, no? Ang tanong mo ba ay nasagot? So-so, I guess. Ayan. So syempre, mamaya, may chance pa kayong sagutin yan sa closing statement. Thank you so much sa ating both girlies na nagtanong kaninang mga katanungan. At ngayon naman, marami tayong natutunan mula po sa ating mga audience and syempre mga debaters natin. Malalaman natin kung ano yung reflection ninyo mamaya lamang. At ngayon naman, maririnig naman natin ang pasasalamat natin syempre sa faculty members at mga estudyante dito sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Thank you so much guys sa energy na binigay ninyo sa amin. And to wrap up this debate, atin namang aalamin ang last or closing statement ng bawat grupo sa usapin kung dapat or hindi dapat gawing mandatory ang ROTC sa senior high school. Simulan natin sa government position. The government should be honest with its people. The history should never repeat itself and we should learn from it. Government's transparency is required and an important thing when it comes to convincing the victims of hazing. Kailangan ng pagiging tapat at transparency ng government na yes, may nangyari noon na ganito. Yes, may nangyari noon na ganito. But when it comes to implementing the new modern ROTC, the government is promising to end and eradicate hazing and corruption in its training facilities. At babalikan natin ang tanong niya. Sabi nga niya, paano daw makukumbinsi ang mga naging biktima ng hazing? Well, by simply requiring the government's transparency and strictly implementing the anti-hazing law of 2018 to the ROTC training facilities. At yung sa pangalawa naman tanong, na kung ROTC nga ba ang best at ang only solution upang ipatupad ang nationalism at discipline nationwide, yes, kasi nga required at nationwide itong ipapatupad upang matutunan ang ating disiplina at ang pagiging makabayan. All right, thank you so much sa unang grupo. Ano naman ang final at closing statement ng ikalawang grupo? Ang disiplina ay subjective. Ang better ay ang opinion ng isang tao. We believe na bago natin ayusin ang isang bagay o bago tayo mag-implement ng isang bagay, ay ayusin muna natin ang nararapat na sistema na i-implement dito. Ayusin muna natin ang bawat pabor at bawat lokasyon ng bawat humanista at ayusin muna natin ang magiging takbo at magiging proseso ng ROTC bago to i-implementa. At kami ang anti-ROTC mandatory at we believe sa aming paniniwala. Thank you so much sa ating dalawang grupo. At syempre, mabilis din naman ang naging ano natin, no? Naging pag-decide natin kung sino ang best speaker ng ating episode na ito. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa ating mga debaters ngayong araw. Palakpakan ninyo ang iyong mga sarili. You gave your best
And we are very much happy to hear it on this episode. At syempre sa lahat ng mga estudyanteng nakilahok, no, sa mga audiences natin na nagtanong, at sa mga nagsasabi ng mga side comments nila, maraming maraming salamat. At nandito na tayo sa exciting na part. Sino sa tingin nyo ang best speaker ng episode na to? Iba-iba sila lang sinasabi, ha? May kanya-kanyang pep squad ang bawat group. Ayan. Okay? Kalma? Siyempre. Ililibre ng best speaker. Alright. And ang nangyari nga today ay ang best speaker for this episode ay walang iba kundi si Gareth Samuel Florendo. Ayan. Gareth, ano masasabi mo sa pep squad mo at sa schoolmates? Gusto ko lang pong magpasalamat sa aking mga kaklase at sa dahil sa walang sawang suporta nyo sa akin. Muli, maraming salamat po sa lahat ng tumuporta sa amin. Alright, maraming salamat sa ating best speaker. But don't forget, lahat kayo ay best speakers dahil kayo ang nag-represent ng eskwelahan nyo today. Okay, so palakpakan natin ang bawat isa. Alright, so samantala patuloy lamang po kayong bumoto sa ating team na nais nyong panigan sa ating social media accounts. Sa mga nasa audience natin, ano ang pulso nyo? Gusto nyo pang maging mandatory or hindi? Raise your, syempre raise your ano, raise your flags. So mixed signals sila today. Syempre sa mga gustong i-defend ang kanilang mga opinion, don't forget to please add, like, and share ang at schoolmates and at PTVPH. And plug ko na lang din yung sarili ko at Tresha Bersano kung gusto nyo magsabi ng mga anonymous na inyong mga komento. So, syempre dahil walang audience reflection for today, siguro ako na lang may 2 cents. Pinag-uusapan na natin ang ROTC ever since I started schoolmates. Lagi yan topic every year. Pero bakit hindi nag-iiba yung sentimiento ng mga kabataan sa ROTC? It's because we do not see a tangible change in the education system of the Philippines. Even if we are already modernizing the education system, given na hybrid na ngayon, hindi na lahat face-to-face sa lahat ng mga paaralan sa bansa, mayroon pa ding na pag-iiwanan. So kung sa basic pa lamang na edukasyon ng bansa, kahit anong uri ng subject pa yan, kung hindi naman lahat ay sama-sama na maiaangat, bakit tayo mag-iisip pa ng idadagdag pa? Kung sa basic pa lang, hindi na natin magawa, di ba? Pero, eto lang ha, hindi natin kinakancel ang idea ng pagkakaroon ng isang subject that instills discipline. But we should not discount that this is not only the subject that can. So if we are keen to implement such a subject, we should also think for ourselves, what do we want to get out of this subject? What can I take as a student out of this subject as a well-contributing student and member of the society? Pag ba lumabas ako, magiging mas mabuti akong tao? Magiging mas makatao ba ako? Mas makabayan ba ako? So ito yung mga tanong na dapat isipin natin, hindi lamang sa social media, ilabas natin ang diskusyon, hindi lamang sa kwadrado ng cellphone at sa kwadrado ng paaralan. Dapat ito pinag-uusapan at dapat hindi lamang pinagtatanungan. Dapat nagsasabi tayo ng kuro-kuro natin at ano ang proposed solution natin. So sa akin, ang proposed solution ko, reviewin muna natin ano ang performance at key metrics para masabing ROTC is an effective subject. Maaring pwede tayong mag-substitute ng ibang subject. Kung hindi ROTC, ano ba? Is NSTP effective? We should have a study on that. For that, na malaman natin kung effective nga ba ang mga subjects na ito para mas madagdagan yung karunungan ng bawat kabataan. Alright? Bago tayo magtapos, once again, maraming maraming salamat sa buong pamantasan ng lungsod ng Marikina, sa faculty members at lahat ng estudyante dito na nakilahok at nakibahagi sa ating episode. And with that, sa Bawat Usapin, sa Bawat Issue, may boses tayong mga kabataan. Kaya naman sumali, makinig at makaisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates!
May pakialam ka! Sigaw ang tingin.